Nangyari na yung kinakatakutan ko. Hindi mapigil ang maging emosyonal ni Nanay Aurora sa tuwing maaalala nito ang kapatid na si Manuel Tamundong, 51 anyos. Ito'y matapos itong mawala noong araw ng Pasko at hindi na nahanap. Anya, huling nakita si Manuel na nakipag-inuman sa kanyang barkada sa Meteor Alley sa Barangay Dominican Mirador bago mawala. Parang wala lang pero ako hindi kinakabahan ako na ano. Kaya pinipilit ko talaga sila na kontakin lahat ng mga kakilala at ano. Pero ang sinasabi nitong anak na panganay, kilala siya dito sa buong Dominican. Eh oo nga ako, kilala kung wala naman nakakakita. Pero kahapon, nakatanggap sila ng tawag mula sa barangay. Si Manuel ay nahanap na pero wala ng buhay. Nakita ang katawan nito sa masukal na bangin sa pagitan ng Barangay San Luis at Barangay Dominican Mirado. Siyempre masakit. Lalo na wala nang hindi mo na makilala. Damit na lang niya nakilala namin. Ang gamit niyong suot na lang niya. Tinignan ko rin sa loob ng morgue. Hindi ko nakayaangan. Nagsusuka lang ako sana dahil maamoy. Oo, talagang residente yan. Yung namatay na yung tao. Talagang residente dito sa Dominican Mirador Barangay, sa aming barangay. Nga iniwan daw ng mga kabarkada niya, katrabaho niya, na nakaupo sa may bato na lasing na nakaupo nung iniwan nila. Ayon sa barangay, wala naman raw nakaalitan si Manuel at kilala rin daw ito sa barangay bilang karpintero. Agad na ipinatawag ang mga barkada na nakainuman noon ni Manuel at hinala nila na naglag ito sa bangin na may lalim na 15 talampakan dahil umano sa kalasingan. Ayon sa mga kaanak, wala naman daw sugat o indikasyon na sinaktan ang kanilang kapatid base umano sa autopsy report. Based sa interview din namin, wala naman daw. Basta nag-inuman lang daw, nung nalasing na yung may-ari ng bahay, pumasok na lang daw sa bahay, nilak niya yung bahay niya. Tapos yung mga iba, umuwi na. Basta hanggang doon, iniwan na lang daw yung tao na si Jun na yun. Sabi daw, naglabas nga raw siya ng sama ng loob sa mga anak niya, asawa niya. May sama ng loob daw siya sa ganun, sa pamilya niya. Hindi na raw siya parang sinasabi raw niya na parang wala na raw siyang kwenta sa mga anak niya. Asawa niya, ganun. Kaya nagtatangko raw siya. Wala na raw siyang kwento. Yun ang na-share niya sa mga kainuman niya na wala na raw siyang silbi sa pamilya niya. Kaya siyempre nakakalungkot na marinig mo yung ganun. Naulila ni Manuel ang tatlo nitong anak, asawa at kapatid. Hiling naman nila ngayon ang pribadong pagluluksa sa haligi ng kanilang tahanan. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Baguio City Police Office Station 1. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.